tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Parang ganung tipong ano lang ba practice ng gitara. So wala talaga sa isip na magiging drummer ako. Pero talaga po nang hilig na magkaroon sana ng drum. At least, hilig ko na rin makinig ng mga drum show. Parang nahihiligan ko rin sa mga sa municipalities namin pag may mga banda na mayang magandang gawin para at least naman madagdagan yung habit ko. Drums na lang kaya. Parang ganun. Pero totally, wala talaga sa isip namin na mangyayari talaga to. Biglang nagsabi sa akin ba na pati kung bili tayo ng drum set kahit hindi tayo marunong. Salamat din kami sa parents namin na supportive naman. Yun, nakabili kami ng mga drum set namin, nag-practice ako, hindi ko alam din na maganda pala. Ayos pala. Ayos pala. Iba pala talaga ang dating. Yung ba, feeling mo na parang ang sarap ba? Parang expression mo ay parang ang bigat at tingnan na. Parang gano'n kahit napaka-basic lang muna ng beat mo. Parang gano'n. Nagmula nun, hanggang sa nakilala na namin si Limuel, saka si Matthew Clay, which is, bago pa ako nag-drummer, talagang mga magaling na, sa, magaling na talaga si Limuel at saka si Matthew Clay, gitara. Tapos, nasa isang barangay lang kami. Bali po, kami po apat, magkaka-neighborhood lang. Ilang district na. Tapos, mga kababata na rin. So, mas close si Kuya noon kay Lemuel kasi batchmate sila. Kami naman ni Adelroy, magkakilala kami sa school. Kasi, si Adelroy kasi mas matanda ako sa kanya ng 2 taon yata. So, medyo nakikilala ko na siya. Laro-laro din sa basketball, ganon. So, hindi ko inakala na magkakabuo kami. Yung chemistry namin, parang mabilis kasing nag-vibe eh. So, kaya doon. Kaya naisip namin, bumuo tayo ng banda. Try natin. So, parang napaisip namin, ano kaya yung magandang pangalan ng banda natin? Ang dami na. Ang daming dumaan ng pangalan. Klase-klase na. Halo-halo na. So, hanggang sa dumating kami sa pangalan na GrabSeven. Ano yun? 2008 by 2009. Hanggang sa naging officially nakilala kami na GrabSeven, mga 2010 na talaga. Bakit pala GrabSeven? Meaning nito sa inyo? Yung GrabSeven na pangalan? Kasi ano eh, bali, ito kasi kami noon sa daming ano na yung bang, gitara ka. Sige, marami kasi yung mga kaibigan namin na nagkabuo na nagkabanding namin hanggang sa nag-isip kami, ito tayo ah. Kasi may mga kasamahan pa kami noon na bata pa kami, tapos banding-banding, ito tayo. Sige. Tapos, yung bumuo talaga sa pangalan ng GrabSeven is yung determination bawat isa sa amin. Ito, kasi yung iba gusto ko kasi passion. Gusto ko kasi determination. Gusto ko may love. Gusto ko may challenges. Hanggang sa bumuo kami ng 7 word ng bawat isa. Tapos 7 din kami. So hanggang, what if kaya kung GrabSeven? Parang dumaan pa kami sa hyperlink eh. Hyperlink yung pangalan namin noon. Hyperlink kami noon. Pero parang napaka-ano eh. Parang napaka-gaming naman yung dating. Kaya IT, medyo IT yung ano eh. Dating eh. Kasi, kaya medyo napag-abubahan. Kasi yung kuya ko, computer programmer siya. Ano, nag-aaral pa. Si Lemuel naman, computer din. Classmate sila. Si Adelroy naman, IT naman. Speaking of Adelroy, nakikinig siya ngayon, nandito, Adelroy, ayan, Adelroy. May mga emoji. Ingat ka dyan, kung saan ka man ngayon, I love you. Happy Valentine's Day sa inyo, ng partner mo. Yeah, we also have Lawrence Cortez, Larit Vivar, ayan, Rai Bo, who's listening right now.
Ayan. Mga okay. Ano po, mga kaibigan dito po sa Nasipit United Musicians Organization. Nabanggit mo kanina na ano no, yung parents mo very supportive na binilan kayo ng instruments na mga ano, and I think tingin ko yung mga kapitbahay nyo supportive din kasi hindi sila masyado nagreklamo kasi yung drum set alone sobrang lakas niyan eh. So hindi yung, naman kayo nagkakaroon ng nareklamo ganyan or pero hindi naman nung una nakaka-adjust eh. Sa ingay ng drums, grabe talaga. Yung instrumento ko parang nakakawalang ano eh, nakakawalang kapitbahay yun. ano naman, yung nakaka-adjust naman eh, yung ginagawa na lang namin is iniimbit na namin yung rin. Kasamahan nyo na. Oo, oh, ganun. Kasi ganito, jamming tayo. Ano bang nakikihetbang na rin yung kapitbahay. Oo, oh, ganun na din. Usually, nagpa-practice naman kami sa during week time naman. Hindi naman sa ting, ano, ting nap. Hindi naman. May minsan lang yung okay. Labas yung mga, ano, time na parang kailangan natin practice. Mas may patulog naman tayong pagsasalihan. Ilang oras na lang, ilang araw na lang, ganun. Minsan. Hanggang sa nakaka-access din. Okay. Sige. Okay. A question for Maverick naman. Question natin is, ano yung mga banda na nag-influence sa inyo? Ano yung mga pinapakinggan yung banda or artist? Sa akin naman po, sir, bago ako nag-start mag-bass, ano yung pinakaunang napakinggan ko talaga na banda yung nag-influence sa akin, yung Mad Pain talaga. Yung talaga yung ano ko parang mentor ko kahit hindi kami kilala sa akin. Iba-iba yung dating niya eh. Saka pag gumagawa siya ng mga baseline, parang hindi naman sa gano'n na makukompare kasi hindi naman natin makukompare talaga yung mga musicians kasi may iba-iba naman talaga mga idea. Kaya yun, yung nakita ko yun si Ryan, sabi ko, try ko nga mag-bass. Kasi parang dyan talaga ako nalapit na ano, na-instrumento eh. Kasi way back nagigitara ako. Parang sabi ko sa sarili ko, wala akong talent talaga sa gitara, nahihirapan ako. Kaya marami ding nakapagsabi sa akin dito ng mga kakilala namin na sabagay talaga sa'yo mag-bass. Saka nakaka-express ako sa mga bass lines ko na gusto kong magawa sa mga compositions namin. Napansin ko sa tugtugan ninyo kasi yun, Mad Vein, di ba? Parang pumasok yan sa era ng new metal eh. Opo, or yung mga time din na pumasok yung mga Corn, Limp Bizkit, yung mga ganyan. So, itong Mad Vein, medyo kakaiba siya kasi parang, paano ba, pinaghalong new metal, tapos may konting prog minsan. Standard na ano lang, tempo, tapos minsan pinabasag nila ng konti. So, kumbaga may sundot ng konting prog metal yung ano. So, yun yung parang napansin ko dun sa unang kanta, yung Mixed Emotion. Sa, how about si Junik? Anong influence na nag-influence sa'yo ng mga banda? Sa akin, pinakaroon na yung slabi sa akin. Time na nagpa-practice ako. Mas naunang tumagot sa puso ko yung mga kanta ng slabi sa akin. Kahit makilala yung drummer, parang pinapakinggan ko lang yung buo talaga ng kanta. Ang sarap talaga ng music nila. Hanggang sa nag-practice ako sa Caribbean Brutal, kahit hindi naman ako nag-double pets. Titiis ko na lang yung hanggang sa sa akin nung mas ano kasi si Kuya eh, mas progressive siya pagdating sa pag-explore ng music hanggang sa kaya dumating yung araw na yung po ng music na compose namin is may galing sa Android sa tool parang nakocontribute na bawat band na nakahiligan namin and so far naman until now parang masarap talaga sa tenga. Masarap talaga sa tenga. Sarap ng Valentine's ngayon. Yung sinasabi mong masarap pakinggan is ito ba yung parang kasi
yung new metal, like yung Mudvayne, and Korn, ganyan, is also called groove metal eh. Parang ano, meron siyang certain groove na habang pinapakinggan, parang mabagal na headbang, parang ganun. Yun ba yung ano mo, yung sinasabi mo kaya masarap siya pakinggan? Yun yung oh. Sa amin dito may term kami na tinatawag na slowly but surely. Sure na sure kasi siyang pumapasok sa isipan mo, yung sa diwa ko ba na parang hindi siya masyadong mabilis, hindi rin siya masyadong mabagal, pero tabang-taba lang talaga na yung diin niya, kapag kanta yung kanta ng chord tulad ng yung Coming Undone, ganun. Saka yung gusto ko naman na yung dating ng slap shot na karing yung pita, parang siya, parang mabilis na parang masarap talaga sa tinga. Parang minsan talaga yung hindi mo maintindihan yung feeling. Yung slap shock, tama nga, no? Kasi yung slap shock din naman is, ano yan eh, parang, alam ko, may kasabay din yan eh, si Queso, so si Greyhounds. Kumbaga, oh, before sila, parang, narinig natin before pa eh, siguro mga years or half decade back. Si Korn, si Limp Bizkit, sila, ano, Mudvayne, sila muna eh. Tapos dito sa Pilipinas ang nag-spearhead ng new metal movement or yung rap metal genre, sila eh, yung sila Reg Rubio, sila sila Ian, yan, sila Jameer, ano, rest in peace pala kay Jameer. So kumbaga kaya isa rin yung mold nung music eh, parang doon din sila kumuha ng influence, and you can hear yung mga elements ng new metal na rinig nila sa Korn, Limp Bizkit, whatever, na dinala nila dito. Tapos binigyan nila ng sariling parang Pinoy flavor na gumawa siya ng Tagalog compositions na nasa ganong tema, parang ganon. Pero dumaan muna kami ng ano, ng mga cover ng Q-Shea, Shamrock, the band GrabSeven. Okay. Sige, Junik, alam ko tungkol to sa nangyayari ngayon, pero sige, kwentuhan mo pa kami, paano nabuo itong kantang to? Obviously naman, sa title pa nga lang, nabuo kasi siya dahil sa ano eh, dahil sa longing eh. Longing of yung nakagawian ng ibig kami, longing yung magbabanding kami sa pamilya, longing talaga, yung mga kami na ginagawa natin in the normal days nung wala pang pandemic. Opo. So, si Kuya kasi, dahil sa napaka-expressive niya pagdating sa pag-iintindi sa bawat panahon na nangyayari. Kaya nabuo po yan. And every time po, pag may pumapasok sa kanya na scenario na dahil sa pandemic, kaya nagkaganito. Dahil sa pandemic, kaya nangyayari yan. Dahil sa pandemic, kaya yung isang lugar parang ano, apektuhan talaga yung Expo, parang gano'n. So, kaya hindi namin pinalagpas tong panahon to. Ginawa namin ng composition. Opo. So, hanggang sa nabuo namin, hanggang sa hindi na namin na pinag-upik-upik pa ko na yung title, Pandemya talaga. Ito, ni-record nyo sa ano din, sa dyan lang din, sa isang inyong banda. Yung okay. Recording studio. Okay. Ito po sa sinabi ni Maverick kanina na Raibo Recording Studios. Kabro namin sa kalapit, ano po, kalapit municipality sa Buena Vista. Oh. Okay. So, yan. Another question for both of you, no? Siyempre, nabanggit mo kanina yan, may iba sa inyo na nagtatrabaho. Katulad ni Nick, no? Nasa trabaho actually siya ngayon. Tapos may family, may work, may music pa. Paano nyo binabalansi yung oras nyo between work, music, family? Oh. Yan. Ako po muna. Sige, ikaw muna. Okay po. Ano eh, napakatinding time management talaga. Minsan parang naisip ko po na hit na lang ako ng lead, parang wala akong time ngayon sa pamilya ko pa. Kailangan mo nga i-balance talaga yung mga ginagawa ko sa buhay-buhay. Minsan may stress ka sa work, tapos pag-work
kasi kahit kailangan review, kailangan mo makarali mo ulit yung mga nagawa mo mga partner sa drum, alam ko din ganun din. Eh, may kanya-kanya kami ano, pamamaraan kung paano po namin na pinabalance yung hirap in a very busy schedule during workdays at during weekends naman eh, sa pamilya. Eh, talagang ano, napakatinding time management. How about si Maverick? Ako po, hindi naman po ako busy tao kasi ang ano lang, pinagkakabisihan ko lang po, nag-i-stream ako kasi gamers din, gamer din ako eh. Yun lang po. Tsaka, pag sinabi lang practice, yun. Ako lang yung ano, parang may ano talaga sa kanila, yung malaking oras, ganun. Kasi sila, puro sila busy lahat. Okay lang din naman sa akin, pag ganun. Okay. Charlie, do you have any questions? Yeah, actually, ano eh, the last final two questions natin para sa band na to. Unahin na rin natin muna si Maverick, no? So, ano yung band's goal or what do you guys think or doing for the band this 2021? Maverick. Ano po, para makagawa pa kami ng ano, mas marami pang kanta sa panahong to. Lalo na pag mahirap kasi pandemya. Pero, yun, hanaanapan naman din namin ng solusyon. Saka, pag nagtipon-tipon kami kahit mga ilang oras lang, yun, di namin sinasayang yun na mga opportunity. Kasi yun lang din yung ano eh, oras ng banda. Kaya kailangan talaga mag-focus kahit konti lang yung oras sa banda. Saka, yun, sana marami pa kaming ano, gagawang kanta na maririnig balang araw. Okay. Si Junik naman. Ano yung goal ko every year, ganito talaga eh. Gusto naming sumikat. So, hanggang ngayon, ganun pa rin yung goal namin. Kaya every season, maulan din, maulan din yan, at araw, at labi. Eh, kailangan namin harapin lahat ng mga pagsubok para sumikat, para makapag-inspire, para makakuha ng source of living, parang ganun. At saka, hindi na rin sa ganun mga bagay, nag-i-enjoy din kami. So, for 2021, yung gusto namin mangyari is yung makilala pa sana yung tulad namin ng musician na hindi lang sa ganitong mga... Kasi iba na ngayon eh, may social media na, yung mga platforms natin sa internet, yung multimedia platforms, ang dami-dami ng pamamaraan. So, goal din namin to para sa ibang banda. Pero sa amin, gusto namin talagang makilala yung GrabSeven sa bagong panahon na mangyayari. Unang simula na may numero uno sa taon natin, 2021, eh, sana naman magbigyan ng pagkakataon na yung goal namin na makilala, magkaroon ng family, magkaroon ng source of living, at sana mas magkagaya na sinabi ni Maverick kanina, approve na na sana maging maraming post na kanta since na panahon din naman na iba kasi noon eh, parang hindi masyadong mataas yung oras natin pag nag-tipon-tipon kami dahil yun nga, may mga trabaho regularly, may mga lakad regularly, iba ngayon kasi parang mas mahaba yung panahon namin ngayon nag-practice, nag-usap-usap. So yung goal namin sana ay maansin pa namin yung magagandang pangyayari ng Google at saka position ko na sana tuloy-tuloy sa pagdaan ng mga tao. Okay. So, throwing back the same question, ano no, Maverick. Ano yung mga may advice nyo sa mga upcoming, yung young artists natin or yung mga musicians that would like to become or form their own bands? Anong may advice nyo sa kanila? Let's start off with Maverick. Yung ma-advise ko po sa mga mag-i-start pa lang ng banda at saka yung nagbubuo din ng banda, ano, tulungan lang sa isa't isa at saka ano, kailangan sa grupo nyo isang utak lang kayo kasi iba kasi yung iba-iba yung gusto hilig ng iba, wala talagang ano, banda na nagtatagal sa mga ganyan kasi puro mga disagreements yung ano, kalalabasan yan. Dapat sa banda isang utak lang kayo at saka respeto, saka hindi lang sa
banda nyo, kundi respeto din sa ibang mga banda natin. Suportahan nyo yung mga banda. Hilaan lang pataas, huwag yung hilaan pababa, kasi pangit yun. Kasi dito sa mga music scene, meron talagang mga ganyan. Kung sino yung mga bandang medyo may maangat na, may iba din na hinihila nila pababa, mga ganun. Kasi ano na yun eh, umay na yun sa mga ganun eh. Nagtatagal na kayo sa music scene, dapat maano na kayo, dapat maganda yung mga output nyo para sa mga bagong generation ng mga banda. Hindi yung ano, makikita kayo ng mga bagong banda na ay, ang music scene nila nag-aaway-away, ganun, nag-ihilaan pababa. Kaya ayun, saka sulit lang, camaraderie. Yun yung importante. Okay, thank you. Junique. Sa akin po, may advice po. Ganito din kasi ako noon eh. Late kong napag-isipan eh kung ano yung bagay na dumating sa isip ko nung time na medyo intermittent na yung pag-play ko ng drums. Kasi noon, hindi ako open-minded. Kasi noon, hindi ako masyadong interesado. Kasi noon, hindi ako masyadong disiplinado, which is, nang natutunan ko na later on, yun yung mga mahahalagang bagay na dapat pag-unan ng pag-iintindi ng bawat bandang mag-upo pa lang or bawat musician na magkaka-index pa lang. Dapat open-minded kasi yung music napakalawak talaga. Dapat open-minded ka, hindi lang sa music mo. Sa music din na naibibigay ng mga kabanda mo, dapat ulit na dapat open-minded ka kasi sa pag-aaral na din, kasi pag-aaral itong ginagawa natin sa music eh. So pag-aaral din na based on my observation, may kanya-kanya kasi expression at feelings bawat band member. So dapat open-minded ka. Tsaka sa mga inahawakan mo namang instrumento or ano, ano man yung magkakahiligan ng mga bagong musicians ngayon, dapat open-minded ka rin sa mga surroundings mo, sa environment mo. Kasi minsan, lalo na sa akin, drummer ako, so dapat ganito hanggang ganitong oras ng karoon ka ng interest dapat. Karoon ka ng interest kasi mahirap kung bibili ka ng napaka-mahal na drum set or gitara man yan or anong instrumento man yan, tapos wala kang interest kung paano gamitin, kung anong oras ka gumagamit, ano ba yung sana ay mai-develop mo pa, mai-improve mo pa, kinatutulog lang yung gamit mo. Swerte na lang sa mga musicians na nakabili agad ng mga mamahalin at magaganda. Sana all na naman. Which is, hindi dapat palagpasin ng bawat araw or linggo. Dapat practice. So, nasa interest yun eh. Dapat pagyan mo ng interest. Saka sa disiplina naman, napaka-importante talaga nun. Dapat mo disiplinahin yung sarili mo na maglaan ka mo kahit sa hiling mo. Kasi magiging magaling ka na, pag magiging hasang-hasaka na sa instrumento mo, it will turn back positively sa iyo eh. Either financially or gonna be a famous or something. Saka, kaya sa mga bagong pagbabanda or bagong mag-desisyon na papasok sa music, para sa akin yung may advice mo. Stay tuned for the next episode only here on V81 Radio Manila.